this yun ang answer. What's up, my homies? This is your girl. What's up, my homies? This is your girl, Madge. Welcome back to my channel. If you're new to my channel, thank you so much for clicking in. It's nice to meet you. I do content about beauty, travel, and music. So for today's video, kita nyo naman, this is the most requested video actually. How to do your eyebrow makeup or paano ba magkilay. So ngayon kasi mask season, yung mga hindi mahilig mag-eye makeup. Minsan yung brows na lang yung kanilang nilalagay ng makeup like me. Eyebrows lang din every day. So if you wanna learn paano gawin ang kilay or paano maglagay ng eyebrow makeup, just keep on watching. Hello, I'm back with another tutorial. If hindi mo pa napapanood yung last video ko, ilalagay ko siya sa card dito sa may taas para naman i-save mo din to watch later, 'di ba? Ang dami nagre-request nitong kilay tutorial, so I'll go ahead and tuturuan ko kayo. Pinagsama-sama ko lahat na natutunan ko sa YouTube, sa basic makeup class. Kaya naman, without further ado, let's get started. Okay, so katulad nga nung sinabi ko kanina, 'di ba? With mask on, yung alam mo yung mga hindi dati nagkikilay, ngayon nagkikilay na, di ba? So, tayong mga vain na girls, kailangan talaga keep on slaying kahit may mask, di ba? Okay, so unang-una, kailangan malaman mo kung ano ang magiging shape ng iyong eyebrow. So ngayon, kahit meron na akong nasusundan na shape, tuturuan ko kayo kung paano nyo ba ma-shape yung eyebrows niyo. So first, you have to draw an outline. So paano ba ma-draw yung outline? Just to remind you, to achieve yung talagang defined or magandang kilay, hindi mo yun ma-achieve sa isang product lang. Okay? So, kapag gusto mo talagang natural or on fleek na kilay, you have to have at least 3 products. So, mamaya, malalaman ninyo. So, yung first product natin is brow pencil. This is from Maybelline Brow and Define Pencil. I'm on the shade Natural Brown. So, meron siyang spoolie on the end. And meron naman siyang retractable na... Ayan. So, ayan siya. So, paano ba natin malalaman yung shape? First is dito. Alright? So, kung makikita mo yung itong nose line ko dito, ayan, so, dudraw ka, dito nagsistart yung kilay. Okay, other end, dito. Kita mo? Okay, and then, saan naman yung length niya? So, from dito sa dulo ng nose mo, and then dito sa eyes, sa dulo ng eyes. So, dapat pala, hanggang dito daw yung kilay ko. Okay? Just to remind you again, natutunan ko to by attending basic makeup class. So, kita mo na yung outline. Ano naman? Okay, saan naman yung arch na tinatawag? So, look at your retina. Yung dulo ng retina, and then, dito sa taas. So, ito daw yung arch. Yan. Okay? Gets? And then, dito naman, sa may bandang left naman pag dito. So, eto daw. Okay, so tingin ka lang straight sa mirror mo. And then, titingnan mo yung dulo ng retina. So, sa right, syempre. Sa right ka. Ayan, right. And then, mark. Dito naman, sa left. Then, mark mo doon. Okay, gets? Okay. Maganda na sinusundan mo rin to. Ah. So, pause mo. Kung wala ka pang brow toolkit sa harapan mo, pause. And then get your toolkit. Okay? Habang nasa start pa lang tayo. Hintayin kita. Hindi, joke lang. Game. So, ito na tayo. After mong malaman kung saan mo i-drawing yung outline mo, you have to comb your eyebrows. Using this spoolie, i-comb natin sa pataas. Ayan. So, sa case naman ng brows ko, talagang naturally nakataas naman na siya. So sa iba, you have to comb your hair or your eyebrows pataas para
walang sagabal kapag na-line mo na tong eyebrows mo. So mag-start tayo dito sa bottom. So I'm just following yung aking natural na curve. So makikita nyo dito, medyo tumaas na siya bigla, 'di ba? So ang gagawin ko is magda-draw ako. Ipi-fill in ko siyang ganyan. So actually hindi ko siya susundan. Usually nag-overline ako ng ganyan. Okay. So kung makikita nyo, sinundan ko yan. And then doon ako nag-end kung saan yung preferred na length. Imaginin mo lang kung ano yung gusto mong shape ng eyebrows mo na nababagay sa iyong face shape. Okay? And then after that, i-brush up mo lang siya para magmukhang more natural. So since nasa brushing up na tayo, meron kasing mga kilay like mine na mahahaba yung strands. So, you have to trim them para hindi ganun ka-off tingnan. Okay, so ang gagawin ko is, i-comb ko siyang ganyan and then ikakat ko yung taas. Pagka may hindi malinaw, i-comment mo lang ha. I-comment, i-post mo lang yung questions. And then, after yung sa baba naman, so dun tayo, mag-start naman tayo sa may arch, pababa. So from here daw, diba ito daw yung ano ko, arch. So, dodraw ako ng line, pababa. Hanggang sa desired length. Ayan, di ba? Okay, so draw ko naman yung dito. Ayan, makikita mo na agad na may mga blanks, di ba? Ayan, so ang purpose din ng pagko-comb is to see kung saan yung mga blanks to fill in. So next, sa kabila. Alam mo, hindi mo talaga mapapantay yung kilay, ha? Don't expect na mapapantay natin yung kilay natin. That's okay. Wala namang perfect sa mundo. So, you can adjust anytime you want. So, a-adjust natin siya sa desired ano natin later. So, ayan na yung outline ng aking kilay. So, now that you have the outline of your eyebrows, it's now time to fill in those gaps. Okay, for this video, I'm going to use Iris PH Dip Brow Pomade. This one is in the shade light brown. They also have dark brown, and this one is coal black. This is a very nice new packaging from Iris PH. It's an acrylic packaging. So let's open this light brown shade, and I'm going to apply this with Morphe E29. So, meron siyang spoolie sa other end, and then angled brush sa dulo. Ayan siya. So, ang masasuggest ko na brush is like this. Tapos yung other end na angled brush, dapat medyo manipis. I preferred yung manipis para mas madaling, alam mo yon, mag-fill in. So, now, kukuha tayo ng product. Ganyan lang. Dip lang natin siya. And then, what I'd like to do is to draw imaginary na strands. Okay? So, disclaimer lang, itong tinuturo ko sa inyo is yung step by step, slowly, na pagtuturo, na paglalagay ng eyebrow makeup. Alright? Pero sa everyday, pag nagmamadali ako, ganun lang. Okay? So, anyway, first, I'm gonna fill in yung mga gaps dito sa ilalim. Like that. And then pagdating sa dulo, I'm just following the line that I created until the end of the line. Okay? And then above, I'm going to follow again the line that I created. So, titignan mo din if they're pantay from time to time. Pinakamadaling way to know if they're pantay is the arch, di ba? And the curve sa ilalim. So, hindi rin naman ako perfect magkilay, ano? Pero, it depends on your desired, ano naman eh. Desired na magiging itsura. Kasi, kilay changes our whole face.
So if you want that matapang look, then go for a fuller eyebrows. And if you want for a younger look, then you just have to fill in the gaps, make that shape, and then just comb your eyebrows. So I think eto na siya, OMG! Achieve ko ba? This pangkilay from Iris is so pigmented. Okay. I think, okay na sa akin to. I think I achieved the right shape for my eyebrows. And now, what's next is to grab your concealer. So, ito rin yung ginamit kong concealer kanina. ColourPop No Filter Concealer. I'm on the shade Light 16. Okay, pumuti na si Ateng. And then get your concealer brush. So this is any flat brush that you can use. So ito, flat to. Ayan. Kunin mo lang ang iyong concealer. And then get a tiny bit of product. Very thin lang. Ayan. So pagka medyo na sobra, ilagay mo lang siya sa back of your hand. Okay, so ano gagawin natin is to line or linisin natin yung bottom and then sa taas din if necessary. Oo, kasi meron tayong mga marka-marka. So very thin line, ganyan, starting from here. Okay, without getting any more product, i-blend mo siya pababa. So as you look closer to your eyebrows, mas makikita mo na meron pa akong kailangan i-fill in dito. So I will get my brush and then with the product that is still on the brush, i-brush ko lang din pataas. So 'di ba kung tamad kang mag-ahit ng kilay, you just have to apply concealer. Okay, and then see na nawala din. So, kukuha pa ako ng konting product dito. And then, I'm just gonna define the ends of my kilay. Yun yung sikreto, actually, if tamad kang mag-eye or mag-pluck. Ako, nagpa-pluck lang ako ng kilay. Super matrabaho yung kilay. Kaya hindi ko siya pinapakita on-cam. Let me know in the comment section if may natutunan ka. One other tip that I can share with you guys is that if you want slimmer nose, ipaglapit mo pa to. Like, mag-drawing ka pa ng strands as near doon dito. Ayan. So, for example, yung hair mo is like andito lang, di ba? Kulang ng hair. What you need to do is to put more eyebrow product and then drawing ka lang ng strands like that. Last thing to do to make your eyebrows look more natural or bushy, I have here another product from Iris Essentials PH, Bushy Brow. Ayan, tinatawag na Bushy Brows by Iris Essentials or Iris PH. This is a brow soap. This comes with a spoolie like this. Ayan. Ayan. So, ayan yung spoolie niya. All you have to do is to wet the brow soap like this. So this is just a water, and then kuha ka ng product like that. And then pag nakakuha ka na ng product, ayaw mo naman na ganyan kadaming product ang ilalagay mo. So I'm trying to find my tissue. Ito na, nakakita na ako ng tissue. So kapag nagme-makeup ka, always have tissue beside you. Okay, so iaano ko lang yung excess na konti-konti sa aking tissue. And then sa back of my hand. Para mas mag-spread yung product sa inyong spoolie. Okay, let's do it! Alright, there you have it! Pakita ko lang. Let me know in the comment section if you learned something today. Thank you so much for watching. But before we end, I'd like to feature the comment of the day. Eto na siya. Thank you so much for posting your comment. You can be featured too. So all you have to do is post your comment, send me your feedback, send me your questions, and I will pick the best
comment for that video and will be featured on my next one. So thank you so much for watching. I hope after this video you can slay that eyebrows, okay? Please follow me on my social media accounts and I will show to you in a bit. Thank you for watching. Bye. She's a Mona Lisa.